Ebra versus Northport. Laban ng pace to since Northport ay ang team na may pinakamabilis na pace and Hinebra naman ang may pinakamabagal na pace sa buong conference. Isa sa mga strengths ng Hinebra na related sa pace nila ay yung number 2 defense nila this conference. Ang galing kasi ng Hinebra mag-stall ng mga opensa ng kalaban with their length and athleticism. Then pagdating sa offensive end naman, nag-execute talaga ang Hinebra ng buong 24 seconds to get the best shot possible. So once na makontrol nila yung pace ng laro through their defense and their slow-paced offense, it would really be hard for Northport na maka-back-to-back wins. Pero hindi imposible kasi ang Northport may explosive scorer with Arvin Tolentino na currently nag-a-average ng 22.4 points per game, number 1 sa mga locals. Pero sa game na to, hindi available si Arvin Tolentino due to an injury. Sa game na to though, napansin ko sa Hinebra, isa sa mga ginawa nilang maganda ay yung pag-generate nila ng offense through their defense. Ang Northport kasi throughout the first half, mostly naka-zone defense sila. Minsan 2-3, minsan 1-2-2. Paiba-iba siya pero mostly zone. At kaya sobrang crucial talaga ng transition attacks ng Hinebra. Makikita natin sa clip na to, bad offensive execution by Northport. Supposedly, dapat magsiscreen dito si Calma para kay Monzon. Pero regardless, nag-drive si Monzon sa traffic against 4 Hinebra players. So ang nangyari dito, immediately pagkasablay, okay, there were 2 Hinebra players kaagad na nagli-leak out against 1 from Northport. So, hindi pa nakakaset up ang depensa ng Northport, nakascore na ng 2 points ng Hinebra through their defense. Dito naman, Venky Joyce dumrive ulit sa depensa ng Hinebra. Hinebra forced the miss. Kung makikita natin dito, after ng scramble sa defensive rebound, si Stan, nauna. Nauna si Sistan against sa bigs ng Northport na nandito pa sa dulo ng play. Kung makikita natin after ng rebound, transition attack, nag-seal ka agad si Sistan against a much smaller Joshua Monzon na mga around 6'3". Okay, tapos si Sistan 6'8". So, isa yan sa mga ginagawa talaga ng Hinebra kapag nagta-transition attack sila. Yung big man nila, pinaparimran nila diretso sa basket or pinag-early seal nila tapos meron silang shooter sa corner para matanggalan ng pressure and matanggal yung double. Kasi kung as a defense, diba, nakita mo na ganyan, ang mismatch, ang gagawin mo talaga dyan is mag-help ka. Dito, do-double team mo yan. Pero pag merong shooter like Stanley Pringle dito nasa corner, diba, tawag nga ng Bay Area, the corner guy, mas mahirap ka mag-help and more often than not, maiibibigay na yung bola sa ilalim bago ka pa makapagpadala ng second defender, which is yun yung ginawa ng Hinebra. Again, bago pa makapag-set up ng defense ang Northport, na-score na sila. Dito again, Northport offense, pick and roll, binigay sa lift kay Jep Chan, long bounce. Okay, defensive rebound, diretso takbo ang Hinebra. So medyo nakaset na ng konti yung depensa ng Northport kung makikita natin. Pero hindi pa siya fully nakaset up as a defense. Kumbaga, ito yung transition na tinatawag. So ngayon, nag-early drag screen ang Hinebra. Early drag screen to attack the defense of Northport. Makikita natin dito. Okay, dumrive si Maverick Ahanmisi. And dahil 2-3 zone to na hindi pa fully nagmamaterialize or fully nakakapag-set. Okay, ito yung 2-3 zone. Pero dahil hindi pa siya fully nakakapag-set, okay, instead na si Paraiso, nandito sa area na to, nandito siya out of position. And after nung handback ni Ahanmisi kay Bishop, there were no defenders to contest. And again, nakascore ang Hinebra, ilan lang yung naubos sa shot clock? 6 seconds lang nakascore ng Hinebra bago pa makapag-set up ng depensa. Dito again, empty side ball screen naman. Okay, ginamit na ni Monzon yung screen. Diba? Thankfully. Pero ang problema dito is yung spacing nila hindi ideal. Okay? Ito yung driving lane ni Monzon, pero may kakampi siya dito. So ang mangyayari dyan, instead na meron kang space to drive, nagdala pa ng extra defender dito ang Northport. And yung extra defender na yon, lalaruin yung lane para makasteal. Diretso fast break ngayon. And again, 1-2 Hinebra players versus 1. Play natin. Okay, transition. Pasa sa corner, open shot. And then again, nauna ang big man ng Hinebra. Walang big man dito ang Northport, si Adamos lang. Ang binabox out pa si Scotty. So yung dalawang big man ng Hinebra.
libre dito for an offensive rebound. And nakuha ni Bishop, put back 2 points. Again, ilang seconds lang yun? 6 seconds lang ulit. And hindi pa nakakapag-set ng Northport. Hindi nga sila kompleto dito. Umibilangin natin, ilang Hinebra players to? Nakababa. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpara sa 1, 2, 3, 4 ng Northport. So sa portion na to ng video, pag-uusapan natin kung paano tinry butasin ng Hinebra yung 2-3 zone ng Northport. So kung makikita natin sa clip na to, okay, ito yung 2-3 zone ng Northport. Okay, baka siya 2-3 zone kasi there's 2 players on top and then 3 players dito sa ilalim. So 2-3 zone. So paano mo bubutasin yung 2-3 zone? So you have to look at the gaps. Nasaan yung gaps dito? So makikita nyo, may gap between these 2 players, gap here, gap here, and sa ilalim, may dalawang gap between 55, between Joyce and Monzon, and this player here. Now, paano mo kakounterin ngayon yan? Okay, ang ginagawa ng mga teams, 1-3-1 formation sa offense. There's one player here sa top, then 3 players dito sa gitna, sa free throw line extended, tapos dalawa sa wings, and then isa sa ilalim. Now, itong tao sa ilalim and then itong tao sa high post, ito yung isa sa mga pinaka-importante na moving parts ng pag-atake sa zone. Kasi pag binigay mo yung bola sa gitna, it stretches or it collapses the defense. And ang nangyayari doon is that yung attention na pupunta sa gitna. So instead na okay, nakatambay lang yung tatlo dito, mangyayari dyan is that pag binigay mo yung sa gitna, especially kapag playmaker yung nasa gitna like Scottie Thompson, tingnan natin. Okay, nakita nyo nag-react dito si Joyce. Hinila siya dito. And since shooter si Stanley Pringle, si Joshua Monzon, instead na nandito siya sa part na to ng zone, hindi niya pwedeng iwan to eh. Ang laki ngayon ng gap dito sa ilalim. And na-recognize si Stan yun. So pumunta siya dun sa open spot, jump shot, 2 points. Okay, isa pang example. Again, 2-3 zone. Kaya nasa gitna si Scottie Thompson, playmaker. Now, pinasa sa wing. So ang nangyari, yung 2-3 zone na stretch. Okay, pumunta ngayon dito. Yung 2, and then there's 3 people here. Now, critical dito to have shooters around the court para ma-break yung zone defense. Kasi, kagaya nito, shooter si Ann Misi and si Pringle, okay, napilitan ngayon si Yu na mag-come over and si Amores, instead na mag-stay siya dito sa may gitna, tao niya ngayon si Ann Misi kasi hindi mo pwedeng iwan. So ngayon, pagkapasa ng bola sa gitna kay Scottie Thompson, okay, sino ngayon yung libre? Ngayon, sobrang out of position ng zone ng Northport, leaving a wide open Stanley Pringle. And kahit na nag-close out si Monzon dito, may isa ka pang extra pass to Tony Bishop. So, panalo ang Hinebra sa score na 106-93. Sa total na 39 made field goals ng Hinebra, 33 doon assisted. And they shot 46% from the field, which is incredibly high.